So, shout mga ka-idol, what's happening? Yo, isang magandang araw sa inyo mga ka-idol. Ngayon lang ulit tayo nakapag-biyahe or nakapag-vlog kasi wala namang kami pa-schedule na ride. And today is may pupuntahan lang ako sa may Makati City, sa may Valderrama Street. And gagawin ko doon is may kukunin na akong camera kasi at for bumili ng bagong camera. Siyempre, para magamit din natin sa pag-vlog natin. And which is maganda yung camera na yun. So, siyempre, yung isang camera kasi, yung bala ko kasi, siya kasi ilalagay ko dito. Is yung bagong camera ko yung ilalagay sa helmet. Yung mount natin sa helmet. Para maganda. Ang gaganda kasi ng review ng camera na yun, kahit old model na yun. Mamaya makikita nyo, sa i-review mamaya. Pagdating kasi sa audio, hindi ako masyadong satisfied kay ito kaya kaso, DCTX, hindi ako masyadong satisfied niya. And dun kasi, mostly sa mga reviews and vlogs na pinapanood natin is magaganda talaga yung review. Diba? So, which is good. So, ayun nga guys. Andito na ako ipababa sa ano, may Ford. Or Ford Escort ba yun? Or Ford Escort lang. Not sure kung ano talaga tawag na bus. Pero dito tayo. Doon kay Edsa na. And, ngayon lang kung ako nagawin dito. So, ayun. May katulong din naman tayo. Yung map natin. Offline map. So, update ko na kayo mamaya guys, kung saan na ako. And go, let's go. So yun, nasa ano tayo. Nasa section 2 Ayala. Sa Elsa. And yep. Dahil lang naman tayo sa Elsa. Okay. So, sabi ng airport ko is pag may nakita daw yung Jollibee sa McDo, yun na yun. Ito nga yun. Jollibee and McDo. Okay. Dapat kunin natin and ipapakita sa lima mga pag-uwi ko. So ano yan? Wait now. Thank you.
tayo sa bahay, lugar namin. So yun guys, malapit na tayo sa bahay. And pakita ko sa inyo mamaya pag ano, pagdating natin, pakita ko sa inyo yung camera. So sa mga ka-idol, no, ayun nga, naka-uwi na tayo galing sa pinuntahan natin sa may Valderrama Street sa may Makati City. And ayun nga, nakuha ko na yung binili ko na action camera. And ayun, ipapakita ko sa inyo kung ano yung action camera na yun. And ito test na rin natin. Ito yung camera na yun. Ayan. So kung nakikita nyo, yeah, tama yung nakikita nyo, GoPro Hero 4 Silver. And yeah, medyo ano na, medyo sira-sira na yung karton niya. And kung nagtataka kayo, syempre hindi ko siya binili ng brand new kasi sobrang mahal yung brand new nito. And siguro wala na rin ano, nilalabas na brand new si GoPro na Hero 4. Parang dinispose na ata niya to. Kasi nga, mostly ngayon, marami ng mga bagong model eh. Like, Hero 5 to Hero 8. So, I think itong model na to, mabibili mo lang talaga siya. Like, for, mabibili mo talaga siya second hand na lang. So, ayun, binili ko siya. And, nabili ko siya sa nakilala ko sa Facebook. As, for 6,000 pesos. And, all goods naman. Kompleto yung accessories niya. And nakatuwa nga eh, kasi mostly pag bumili ka sa mga second hand or mga ilang buy and sell lang, mostly unit lang talaga. But parang natuwa ako kasi kompleto pa pala yung lahat ng accessories and andun pa yung box. Naka-box pa siya. So yun, tingnan natin. So ito siya. Ang nakikita nyo. Diba? All goods pa. You know? Diba? So, bakit si Hero 4 yung pinili kong bilhin ulit na camera? At hindi Hero 5, hindi Hero, Hero 6, or ganun. Bakit? Kasi, ano kasi, yun nga, sinabi ko na rin kanina na ang gaganda ng reviews pagdating sa audio ni Hero 4. And yung kasi, pag momoto vlog kasi, yun din kasi yung isa sa target natin or sa goal natin na maganda yung audio quality ng recording or sa pagre-record natin. Kasi, para maintindihan tayo ng mga nanonood natin, diba? And dun kasi sa isang action camera ko na si Akaso, which is Akaso, okay yung quality ng camera niya, but the audio recording itself, hindi ako satisfied. And kahit satisfied ako dun sa audio recording na yun, bibili pa rin talaga ako ng extra action camera pa kasi nga masisiya kaso kasi dun ko siya ilalagay sa harap. And ito, ito yung magiging permanent mount ko sa helmet. So, kaya talaga bumili ako. You know? And yung habol din ko, habol ko din talaga kay GoPro is yung super wide niya. Kasi ang ganda lang, mas malaki yung sako. For example, diba? Kasi yung kasi sa kaso na ginagamit ko, ayun nga, kita yung vision, yung point of view natin, first person point of view. Pero yung ano kasi, yung may bandang sa throttle, sa hawakan ng motor, sa gauge niya, final gauge niya, hindi siya masyadong kita. And why go here, go for Hero 4? Kasi nga yung accessories niya, for example, mic adapter, external microphone, pwede lang kahit generic. Marami kang mabibili sa Lazada or Shopee. So, yun yung isa sa habol ko. Pag Hero 5 to 8 kasi, dapat talaga bumili ka ng Go Hero mic adapter and which is nagko-cost siya ng 3K pataas. Sobrang mahal, di ba? Mic adapter pa lang yun and hindi pa kasama yung mismong adapter nun. I mean, yung mismong external mic. And may battery pa. Bibili ka pa ng battery and charger. So, mapapagastos ka. So, I just
choose Hero 4 at least makakamura ako, especially sa accessories. So ito yung ano guys, ito yung mga accessories na kasama dun sa Go Hero 4 na binili natin. And nakakatuwa kasi yung mga accessories unused pa siya, hindi pa siya gamit. Tulad nito for waterproof case and yung mga mounts and yung ano ito, yung may adhesive mga mounts din. So nakatuwa lang, so napakasulit, diba? And ayun nga, first low is 6k and second hand nga siya pero hindi siya naabuso. So win-win situation pa rin, diba? So ayun yun guys. So balik tayo sa akin. Pop! So ayun nga guys no, so yun yung pinunta ko kanina and binili ko sa nakilala natin sa Facebook and malaking shoutout sa iyo kuya. JR ata I think yung pangalan nyo. And ayun nga, kailangan talaga natin mag-invest especially pag may gusto tayong gawin. Kasi syempre gusto natin quality yung ginagawa natin. So most as much as possible we need to invest dun sa mas quality na product. Kasi for example, gusto mong mag-taxi, gusto mong mag-grab driver pero ayaw mong bumili ng kotse. Diba? Walang sense, diba? So, as much as possible, invest lang. Kung nakaabot naman dito sa panonood, maraming salamat and kita-kita sa mga next vlog natin kasi for sure, masaya yan kasi marami kayong, may pupuntahan kami siguro next week ng mga kasama namin and, or mga tropa ko. So, maraming salamat sa panonood and kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag ka na mahiya mag-subscribe, nakalagay na yan dyan. You know who it is, it's Mob, it's your boy Mob, yeah. Aight, aight. So, thank you for watching and God bless you all.